Ang taong umiibig, hindi raw tumitingin sa panlabas na kaanyuan, sa estado ng buhay, sa lahi, sa kulay, at sa edad o gulang. Ito po ang napatunayan ng kwento natin ngayon. Storya ng pag-iibigan na handang lumaban, umunawa, maghintay, at magpakasakit anuman ang mangyari. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko Ebidensya ho kayo. Pwede po. Hindi po pwedeng mawala si Darwin sa amin ng mga anak ko. Para po ito sa kanila. Ano kanila? Eh, paano kung mamatay ka sa susunod? Paano na yung anak mo? Sanay po kami sa ganyan, Aling Olive. Mahirap po talaga ang domestic cases. Mag-aaway, magkakasakitan. Pagkatapos, hindi naman matutuloy ang kaso. Maraming salamat na lang, Hukap. Ipilitin kong magsamba lang sa kaso itong anak ko. Sana nga po. Nabi ko na ako? Ha? Sabi ko na nga ba eh. Alam ko naman di mo ako pababayaan eh. Alam mo, paano na lang ako kung wala ako sa buhay niyo, ha? Sino na lang magpapakayo sa inyo? Yung nanay ko nagtitinda ng banana cue? Ha? Dalaga na pala itong anak ko. Puti ng legs. May veg na, oh. Darwin, ano ka ba? Anak natin yan. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, di ba na? Huwag ko saksaktan! Ha? Nalaban ka na, ha? Hanggang kailan po ba tayo magtitiis kay Tatay? Mabait naman siya na. Malay mo, palapang. Pagbalik naman yung dati niyang ugali. Pero paano pag hindi na? Kahit alam mo na, ay anak. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyo mga magkakapatid. Isang bagay na hindi ako papayag na gagawin niya. Tandaan mo yan. Nora, hindi na ako ulit. Sorry. Ganito lagi ang eksena sa tuwing binubugbog ni Darwin ang kanyang misis. Pero sa pagkakataong ito, tutuluyan ang kakasuhan ni Leonora ang malupit na asawa. Nora, big, sweetheart, hindi naman pipirma yan dyan. Mahal ako niyan eh. Nora, hindi na ako uulit. Uy,
Nora, hindi na ako uulit. Uy, sorry na. Nora, huy! Nora! Buti nga sa'yo. Salamat. Nora, ilabas na ako dito! Hi, anak. Hi, Nay. Ay, ano yan? Homework? Hindi po. Personal project para dun sa feasibility study ko. Ah. Eh, anak, ha? Hindi naman sa tutulak ko dyan sa personal project mo na yan, ha? Kasi tingin ko kailangan mo talagang pagtuunan ng bansin yung personal life mo. Anak, kaya nga tayo pumunta dito sa Maynila, ha? Para maglibang ka. Para makalimutan mo na din yung girlfriend mo, no? Nay, ilang beses ko dapat sabihin sa'yo na nakalimutan ko siya. Oh, yun naman pala eh. Eh, bakit walang bago? Eh, sa school niyo, ang dami mga sexy, mga magaganda. Nay, siguro hindi ko hinahanap yung sexy o ganda. Gusto ko yung malalim na relationship, yung seryoso. Nako, sige na nga. Nako, Jonathan. O ito ha, huwag mo kakalimutan na teenager ka. Dapat lumalabas ka with your friends. You should be having fun. Alam mo yon? Enjoy, enjoy. Ganyan. Total, nagaya naman yung mga kaibigan ko mag-basketball this weekend. So, kanta ako. Yeah. Nay, sigurado po ba talaga kayong kaya nyo na? Dalawang linggo pa lang po yung mga sugat nyo eh. Ano, kaya ko na. Tignan mo, wala na ngayon yung mga ibang sugat ko, di ba? At saka, nakakatamad na sa bahay eh. Kaya, alam mo, gusto ko na rin talagang makalabas. Nay, eto nga, kulin mo po yan. Mabuti yan, mabuti yan. Maglibang-libang ka, manood ka na sine, magpa-parlor ka. Oo, Nay. Bawiin mo yung ilang taong pagpapahirap sa'yo ng demonyo mong asawa. Lola? Ay. Oh, akala ko po ba hindi natin ito pag-uusapan? Sorry, sorry na. Ako pa. Pasensya na. Okay lang. Sa Riwa Pakilyonora, ang mapait na karanasan sa kamay ng lalaking akala niya'y nagmamahal sa kanya. At dahil dito, nawala na siya ng pag-asa na muling matikman ang tamis ng pag-ibig. Diyan muna kayo, bibili akong yelo, ha? Oh, sige, Nay. Ingat ka. Magkano ho banana cue? 10 lang. 10? Pabili nga ako. Ilan? Lahat. Lahat? Ibig sabihin, lahat papakyawin mo? Sige, anak. Yung soft drinks mo. Salamat. Bye, Do. Salamat. Ako nga pala si Jonathan. Yanora. Siya nga pala si Jessa, panganay ko. Pinili mo. Ah, ako nga pala. Kalimutan ko. Sige, mauna na ko ako. Ranjinay, ano ba yun? Magkakaroon ka na ata ng pwede naman ang maliligaw, anak. Hi, anak. Hoy, wala na kyo. Kapogi eh. Uy, pahingi naman. Marami pa naman na yun. Oo nga, bakit naman ang dami niyan? Diyos ko, mauubos ba natin to? Oo naman. Mauubos ito. Mauubos mo? Game. Okay, go. Ako malambot eh. Harap. Wala, no? Nay, anong po ang usong music nung panahon mo? Actually, lumaki ako ng 1980. Ito yung mga panahon na new wave, yung mga tararang. Naalala ko tuloy. Naisa pa, gagayain ko. O di, ito click to sa mga ano, yung pagkasayawa na sa dayang. Pararam pam pam barang.
Churur! Naiba na. Anyways, actually, panahon nga ng yan, mga Louis, Madonna, Baguettes. Yan, yung mga Michael Jackson. O, di ba? Bakit ba? Kaya lang, curious lang ako. Gusto ko lang malaman yung mga uso sa panahon nyo. Pag-usapan natin mamaya. Kasi Sorry. Kailangan ko pa kasing tawagan ng papa mo eh. Nasa Pangasinan. Yan lang ha. Yung telepono ko kasi nandun. Naya, ba't tulungan mo ako dito? Mamaya na. Sige na, ngiti-ngiti ka muna dyan, ha? Para pam pam param. Shook, buru-buru dun sa. Ilan? Hi, Leonora. Jonathan, hi! Pwede ba ako mo po? Oh, sige, sige. Salamat. Galing akong basketball court. Buti na lang, may natunungan ako na nandito ka pala. Leonora. Galing. Di ba dapat, Aling Leonora ang tawag mo sa akin? Bakit naman? Hindi ka naman mukhang ganun katanda eh. Eh kasi, alam mo, halos 40 years old na ako. Nakakala ko nga 25 ka lang. Sus, nang bola pa. May iba nga ako. Ano ba talaga ang pake mo dito? At nandito ka lang at pinapakyaw mo itong mga pamilya ko. Alam mo, kung yan ang ginagawa mo para discard yung anak ko, para lang maligaw sa anak ko. Actually... sa bagay, mukha ka namang gwapo. Talaga? Nagagubo ka sa akin? Oo naman. Tapos, mukhang mabait ka naman. Pero 16 na ako, hindi na ako bata. Oo nga, 16. Kaya lang ang anak ko, 15 anyos pa lang eh. Leonora. Sabi na ngang hindi Leonora eh. Aling Leonora. Naintindihan mo ba ako? Kasi parang tinidisrespeto mo ako tuwing sinasabihan mo akong Leonora. Hindi naman tayo magkapante ng edad. Tama ka na may balak ako maligaw. Pero hindi kay Jessa. Hindi sa anak mo. Kanino? Sa'yo. Ako? Nagbibiro ka ba? Hindi. Seryoso ako. Naluloko ka na ba? Gusto kita. Gusto mo tulungan kita? Huwag na, salamat. Hindi, imposible na madala mo ito lahat. Kaya... Hindi, okay lang. Tulungan na lang kita. Ako na dito. Okay. Ako na. Sige, salamat. Hindi rin mga niloloko eh. Eh, ano itong ginagawa mo? Hi, sweetheart. Miss mo ba ako? Ah! Anong ginagawa mo dito? Di ba nakakulong ka? Magalingin ako akong abogado, kaya nakagawa siya ng paraan. I-atras mo ang kaso laban sa akin, ha? Kilala mo ako. May masamang mangyayari kapag hindi mo inatras ang kaso. At ikaw, huwag ka makikialam, ha? Nakita mo yun? Asawa ko yun. Adik yun. At nananakit yun ng tao. Kaya kung hindi ka lalay sa akin, pati ikaw, sasaktan din niya! Kaya ba may pasaka sa mukha? Ha? Di ba sinabi ko sa'yo? Layuan mo ako. Hindi sumuko si Jonathan sa kanyang panliligaw sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad. Patuloy niya raw ipaglalaban ang kanilang pag-ibig kahit pa marami ang tutol at kahit pa may banta ng adik na mister ni Leonora. Good evening, Jessa. Diyan ba yung nanay mo? Wala. Nareceive ako ng text na pinapunta niya ako dito. Ako yung nag-text sa'yo. Didiretsuhin kita, Jonathan. Natatakot kami ni Jessa para kay Leonora. Kagagaling niya lang sa isang masakit na karanasan sa asawa niya. Ayaw namin masaktan siya ulit. Minamahal ko kayo sa akin.
Hindi ko po sasaktan si Leonora. Hindi na importante kung gusto mo siya saktan o ayaw mo. Kaya ayaw mo o gusto mo, masasaktan siya. Inisip mo lang ba kung ano mangyayari kapag naging kayo? Magkakaroon ako ng dating isang taon lang yung tanda sa akin. Pero mahal ko yung nanay mo. Mahal ko si Leonora. At wala akong paki kung anumang sabihin ng ibang tao. Baka pagdating ng panahon, magsawa ka sa anak ko. Ngayon pala nakaka-recover si nanay sa pambubugbog sa kanya ni tatay. Ngayon pala siya nakakabawi. At ayoko makita masaktan ulit siya ng dahil lang sa'yo. Parehas kami ng nanay mo sa maraming bagay. Parehas kami nagmahal. Parehas kami nabigo dahil sa pag-ibig. Parehas kaming takot na magmahal muli. Pero handa ako gawin yun kasi mahal ko yung nanay mo. Handa ako masaktan. Kaya sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na patunayan sa inyo yung mga sinasabi ko. Dahil mahal na mahal ko po yung nanay mo. Mahal na mahal ko po sa iyo. Naniniwala ako sa iyo, Jonathan. Nay, anak. Siya lang naman ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam na kailanman hindi ko naramdaman. Sana naman po pagbigyan niyo ako bago niyo ako husgahan. Leonora, anong ibig mong sabihin? Yes! Yes! Sorry. Masyado lang ako. Anak, kung saan ka masaya, mahal ako. Pinagpalit ako sa teenager. Eh, ikaw din ma'am, may babae niya. Dalawa pa. Iba ako. Lalaki ako. Pagdami mong amo, ano? Dahil yung... Pinagpalit mo ako sa teenager? Bakit ko siya pa? Ay, banatan na! Banatan ko yan! Ah! Tawa na! Tawa na, ha? Tawa mo na ba? Tawa sa mukha! Wah! Wah, tawa na! Halito! 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 Ano ha? Magsama kayong dalawa! Ha? Magsama kayong dalawa! Halito! Jonathan! 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 Lasing lang ito, napag-gripan ako. Okay lang ako. Hindi po, yung asawa ko po yung may kagagawan nito. Asawa niyo ho? Eh, sino ho ba kayo? Na, ito po si Leonora. Siya po ang girlfriend ko. Girlfriend mo? Diyos ba, Jonathan, is this some kind of a joke? Ma'am, mahal ko siya at girlfriend ko siya. Hindi ako nagbibiro. Anak, yan ba ang gusto mo? Eh anak, mas matanda pa sa akin yan eh. Ay, wala akong pakialam. Mahal ko siya eh. Ay, hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi kita paniniwalaan. Mahal ko siya, ma. Sandali lang ako. Ay, naku, huwag kang makiiyak. Naku, iiyak-iyak ka pa. Huwag kang makikialam dito. Oportunista ka. Mrs., mag-iingat kayo sa pagsasalita niyo. Hindi porket mahirap, oportunista. At hindi porket nagmahal sa isang batang lalaki, makate! Halin na nga kayo. Nakahiblad ako rito. Jonathan, tama na! Dito ko na lang sa mami mo. Tama na. Kala mo ah. Kasalanan mo ito eh.
Bakit? Hindi mo kami magpapaghiwalay ngayon, Nora. Ay, naku. Jonathan, nasisiraan ka na ba? Sige, ituloy mo yan. Kung di kakasuhan ko yung babaeng yan na corruption of minor, ipapakulong ko siya. Akala mo ha, minor de edad ka lang, Jonathan. Wala ka pang legal na kakayahan na magdesisyon para sa sarili mo. Ako at ang daddy mo ang magdedesisyon para sa'yo. Para na rin sa ikabubuti ng lahat at para makaiwas sa gulo at kapahamakan, nakipaghiwalay na si Jonathan sa kanyang kasintahan. Hinayaan niyang mahinog ng panahon. Manang, para daw po sa inyo. Kanino galing ito? Ako ba hinahanap mo? Si Ocho na ako ngayon. Legal na ako. Pwede na ako mag-desisyon para sa sarili ko. Ano ngayon ang gagawin ko? Anong plano mo? Plano ko bumalik sa'yo. Kung tatanggapin mo ako muli. Magandang plano yan. Pagbabahagi ni Leonora ng kanyang kwento sa atin ay paraan na rin daw sa kanyang pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig. Kasal sa huwes si Leonora sa dati niyang asawa at naisana niyang makalaya na sa pamamagitan ng legal na paraan. Dito na kami pumasok upang ipakilala si Leonora sa isang family attorney para mapayuhan siya kung ano ang nararapat na gawin na naaayon sa batas. Meron na kayong grounds para nang sa ganun ay mag-file kayo ng declaration of nullity of marriage ninyo dun sa unang asawa ninyo. Mag-file na kayo. Marami mang dapat asikasuhin, desidido si Leonora na wala nang atrasan ito. Well, kung sakali pang maano na magkaroon ako ng pagkakataon na may anal ko yung wedding ko, pakakasalan mo ba ako? Sandaling tatakas kami sa ordinaryong buhay ng dalawa upang ipadama sa kanila na hindi imposibleng danasin ng mga tunay na nagmamahalan ang maging isang prinsipe at prinsesa. Pangahawakan ko ang pangako mo sa akin na tayo ay forever. Parang puto sa diniguan, kare-karin sa alamang, latiksa sa pinsapin. Mahal na mahal kita, Jonathan. Mahal kong Leonor. Nung bata pa ako, kapag narinig ko ang salitang boyfriend at girlfriend, ang naiisip, magkaklase muna sila, magkaibigan at magkababata. Pero sino mag-aakala na ang puso pala kapag tumibok sa tamang tao? Baliwala na dito ang edad, katayuan sa buhay o itsura. Alam mo, noong nakita kita, ito pala ang love at first sight. At simula noon, hindi na nagbago ang naramdaman ko sa'yo. Sabihin na nating tadhana, pero ang buhay ko,
wala nang pag-aalayang iba, kundi ikaw. I love you, Kitty. Round trip for two with accommodation sa Corregidor Island, ang isa sa aming mga espesyal na regalo para sa dalawang lovebirds. Nagpapasalamat po kami, dalawa ni Jonathan, dahil kumbaga, sa amin pa sa dami namin sa loob ng bahay, hindi na talaga namin makuha yung mga emote-emote namin na bilang nagmamahalan kami. Pero dahil po sa binigay nyo, siguro po parang mag-start ulit kami, baka magkabuo kami ng babying lalaki, kasi wala pa po kaming lalaking baby. Eto po ba si Jonathan? Eto po ba ako? Ang ganda ko talaga. Maraming salamat dahil sa artistang nakuha nyo. Kapoging-pogi ko. Umaasa rin kami na ang pagtatapos ng kwento ng pagmamahalan nila Leonora at Jonathan ay patungo sa katagang They Lived Happily Ever After. Ang kwento nila Leonora at Jonathan ay isa na namang patunay na ang taong tunay na nagmamahal, walang pinipili, walang sinusukuan, at walang hindi kayang pagtagumpayan. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.